Pupunta po tayo ngayon dito guys sa my warehouse. Bibili tayo ng kamatis. Dagdag sa ating pananim. At dito rin po nagtatrabaho si Mrs. sa warehouse na to guys. Papakita ko sa inyo kung saan ba o ano ba yung paano kami bumibili dito ng ng mga halaman. Kaso hindi ko mabibideo sa inyo yung dito sa may harap kasi nga ay bawal po sa kanila. May privacy act po dito sa New Zealand na medyo mahigpit. Kaya po kung pansin nyo, kaming mga vlogger na mga nandito sa New Zealand ay hindi po kami basta-basta nagbibideo kung saan-saan lang guys. Kasi ayun nga, may privacy act po dito about sa ating mga local na mga Kiwis. Ay bawal na bawal po yun. Nakukuhanan mo sila ng video, makukuha sila sa video na hindi mo sasabihin sa kanila o hindi ka magpapaalam. Kaya yun po yung dapat nating iwasan dito kung kumukuha po tayo ng video o videos ay dapat pwede naman po siguro kung hindi sinasadya na makuhanan sila, okay lang po yun. Pero pag nabibideo ka tapos ang dami pong tao at nakukuha sila o kinukuha na mo sila, bawal na bawal po yun. Kaya yun, tara na guys. Dito tayo bibili sa the warehouse. Titingin lang po tayo kung mayroon pa. Yan po nagtatrabaho si Mrs. aking commander. Kaya ayan, try po natin tumingin ngayon. Baka may mabili po tayo dyan na halaman. Pasok po tayo dun sa loob. Ayan guys, ang daming mga naka-sale. Ayan, sa mga to. Naka-sale. Ayan, ang dami guys. Ito yung nursery nila dito. Ayan. Ito yung nursery nila dito guys. Ayan, bilihan ng mga pananim dito. Mga halaman, sari-sari na yan, mga fertilizer yan. Dami. Ayan, gaganda ng mga halaman, no? Ayan. Kasi yung mga local po dito, mahilig din silang magtanim ng mga halaman. Ayan guys, dami. Ayan. Mga spinach, chilies, beans. Ayan. Dami, mga onion. Ayan. Dami yun. Ayan, kaya kung mamimili ka rito, dito na lahat. Ayan, mga beetroot, silver beet. Ayan, mga capsicum. Ayan, dami guys. Ayan. Ito, any 3 for $11. Ito naman, $8 each. Medyo malalaki kasi. Mud heater, capsicum. Ayan. Dami. Dami yung mga halaman nila. Maganda. Ayan. Maganda po lang nakakuha tayo ng video habang walang tao. Ayan. Pag ganito po na spring pa lang, medyo mahal pa po yung mga bilihin, mga halaman. Kasi alam nila na magtatanim pa yung mga tao. Pero pagka medyo palit na at walang bumibili sa mga ibang halaman, ayun, napipilitan na silang ibenta ng mas mura. Ayan guys, yan dami oh. Ayan oh. Yan, mga roses, rose. Ito, mga letos. Mga letos oh, gaganda oh. Ayan, ganda nga lamang guys. Ayan.
Dami, ano? Dami, gaganda, oh. Oh, gaganda. Ayan, oh. Gaganda, guys, oh. Gaganda. Gaganda. Yan. Yan. Parang damo sa atin to, ah. Geranium. Buta, damo sa atin to. Hindi halaman yan. Ano kaya bibili natin dito, guys? Balak ko talaga kamatis, eh. Nagdagan ko ng kamatis yung akin. Kamatis. Yan, nagtanim ako na ito pero inubos ng ibon, guys. Mga lodi, inubos ng ibon. Ito naman, medyo malaki na. Ito rin. Nagtanim ako, namatay. Hindi pa kaya yung lamig, eh, late spring na, magsasummer na. Kaya sayang lang yung pinambili natin. Toletos. Bili yata ako niya na, 3 for 11. Try po natin magtanim niyang letos na yan, bibili ako niyang 3 for 11. Tapos bili rin tayo ng... Bili rin tayo ng kamatis. Magkano kaya itong kamatis? $11. Ano ko? Kamahal po. $11. Ito maliliit naman kasi. Mas maganda kasi yung magtatanim kayo. Yung medyo malaki na para ano po, buhay na. Siguradong buhay na buhay. Ito kasing mga ito, mas mura ito, eh. Kaso po, eh, hindi magandang variety yan. Mga yan. Mas maganda po talaga yun, yung ito. Ito mga fertilizer po, pang kamatis. Ito, maganda rin to, kaso nga lang, eh, magkano kaya to? Maliliit pa kasi, guys, eh. May posibilidad pang mamatay siya, eh. Pero okay na to. Kukuha tayo ng isa na ito. Kung magkano ito. Kukuha tayo isa nun. Ito, guys, pansin nyo, lemon. Ayan. Tapos ito naman, grapes. Grapes. Yan, mga lemon. Ang guys, o bayabas. Hindi pala. Kaya ko bayabas. Ito, lime. Lime. Hindi, marami silang halaman. Marami yan. Ito, sana yung bibili natin kanina. Ito, lettuce. Any 3 for 11. Ito. Bili tayo ng any 3 for 11 daw. Tara nga natin magtanim ng lettuce. Ito, parang... Kaso nga lang, ang dami nating pechay, guys, eh, sa bahay. Wag na pala. Sayang yung ating petche kung kukuha tayo dito. Sin na lang ano, bilhin natin kamatis. Dagan ko yung kamatis ko. Ito na lang. Isa na lang bilhin natin, guys. Marami naman na tayong pananim dun sa bahay. Ito na lang yung ating bibilin. Sana nga mabuhay. Si anim pa naman to. Kunin natin. Isa lang bilhin natin, guys. Okay na yun. Ayan. Ang gaganda, oh. Ang gaganda, oh. Ayan. Ang gaganda, oh. Gagandang pa.
pang halaman, yung mga may hilig sa halaman. Ang gaganda nito mga to. Guys, oh, maganda. Oh. Maganda. Oh. Maganda. Oh. Ayan, oh. Mga bulaklak. Oh. Maganda guys, oh. Ayan, oh. Maganda. Oh. Ano? Ayan guys, so hanggang dito na lang yung ating video. So di, pinakita ko lang sa inyo kung paano ba yung bilihan ng ano dito ng mga seedlings sa pagtanim. Ayan, dami oh. Ano yun nga guys, isa lang yung ating nabili, 6 na perasong ano, medyo mura kamatis ay ano na po, $4, kaya medyo mura siya. Tama lang yung presyo niya, maganda. Nakamura tayo konti, pero maliliit pa siya kasi. Mas maganda kung yung medyo malalaki na para talagang buhay na buhay, pero $11 naman po isa nung malaki. Kaya medyo mahal. Dito na lang po tayo sa 6. Eh $4, mamatay man yung dalawa, may apat tayo. Mamatay man yung apat, may dalawa pa tayo. Di po ba? Nakakamura tayo. Di pa naman po late para magtanim ng mga gulay. Kaya tama lang yun. Okay lang yun. Aabot pa yun. Yun lang naman po eh, dito kasi. Yung pagtatanim ng halaman, eh, timing lang talaga. Di pwedeng ano. Di pwedeng magtanim ka ng maaga, magtanim ka rin ng late. Hindi po. Dapat talaga timing nun, mga katapusan ng October, last week of October saka first week of November. Ganun lang po kasi pag nagtanim ka ng second week of November, medyo third week, medyo late na yun. Hindi mo na magaanong mapapakinabangan kasi hanggang February lang po yan, March, April, medyo malamig na po kasi medyo katapusan ng third week ng April. O depende po kasi yung weather minsan, paiba-iba, kaya hindi mo ma-predict kung second week pa ng April eh okay pa yung weather, o third week pa ng April eh okay pa yung weather, kasi May talaga malamig na po yan. Hindi na po kaya ng ating mga kamatis o sili na mabuhay nun, kaya kailangan eh timing yung pagtatanim tsaka naayon sa weather. Kaya kung bago ka magtanim, kailangan eh tingnan mo na yung weather ng last week ng October para hindi mamatay yung iyong mga laman. Tulad natin nung nakaraan, akala ko eh okay na kasi hindi po ako nagtatanim talaga ng second week ng October. Eh nagtanim po ako, hindi ko na timingan na mayroon palang snow na darating at saka yung hail. Eh sayang yung ating mga tinanim kasi nalantalahat sila hanggang nalusaw, parang snow din. Kaya yun yung sayang minsan. Pero wala po tayong magagawa kasi nature yan. Wala po tayong kalaban-laban yan pag nature. Kasi sila din po yung nagdidesisyon ng kanilang kailan sila darating at ayun nga yung snow at saka hail. Pero may forecast naman po. Pero nung mga ano na yon, wala pong forecast. After 4 days, biglang nagka-forecast ng ganon kasi pabago-bago po eh. Yun po kasi yung 10 days na kanilang forecast sa ano, sa weather forecast. Ayun ay prediction yung 6 na araw doon, yung 4 po yung accurate. Kaya medyo ganun na. Nagbago. Kaya medyo mahirap minsan na magtanim ka ng maaga. Mas maganda yung last week ng October para medyo safe na talaga yun hanggang first week ng November para sa timing ng pagtatanim dito sa aming sa lugar namin. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar dito sa New Zealand kasi iba rin po yung klima nila tulad ng north ng New Zealand, eh, iba din po sa kanila. Kaya yun. At pauwi na rin lang tayo guys. Hanggang dito na lang yung ating video today.
na yun, yung pinakita ko sa inyo, paano nga ba yung bilihan ng mga seedlings at saka mga halaman dito sa New Zealand. Ayun, pinakita ko na po sa inyo guys, at doon din nagtatrabaho yung aking commander na si Mrs. At ayun, pinakita ko sa inyo yung napakagagandang mga halaman at saka yung mga napakagagandang mga kwan, mga gulay na pantanim. Kaya ayun, hanggang dito na lang yung ating video guys. Sana huwag kayong magsawa na manood sa aking mga videos, and nagawa pa po tayo ng mas marami pang videos na makakapagpahaliw ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay. At lalong-lalo na kung gusto nyo ring makita yung aming kalagayan dito sa New Zealand. At yun nga, pinakita ko sa inyo yung bilihan ng mga gulay. At hanggang dito na lamang po, please, yung mga hindi pa nag-subscribe na nanonood po ng aking mga videos, please subscribe po para mas marami pa po akong magawang videos. At syempre, don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ginagawang mga videos. And thank you so much po, and have a good day to all. God bless us all. And dito na lang. Sharing is caring. Higa nga. Bye-bye.